Hanggang ngayon ba ay dumarami na dagdagan yung mga barkong yan ng China sa ating pagbabantay? With Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy for West Philippine Sea. Rear Admiral Trinidad, may buntag sir. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa RMN Manila, DZXL News 558. Yes, good morning Aljo at sa mga taga-subaybay mo sa programa mong ito. Magandang umaga sa ating lahat. Opo, Rear Admiral Trinidad, ano pong pinakahuling report or update sa monitoring po ng Philippine Navy sa bilang ng mga Chinese ships swarming West Philippine Sea as of today? Yes, ang ating report, monitoring report ay ending Tuesday, Aljo, ano? 207 ang namataan for the period covering Tuesday of last week until Wednesday of last week until Tuesday. Itong nakaraan lamang, itong pinakamataas na bilang so far for this year sa ating monitoring. Saan po sila banda, yung pinakamaraming barko ng China, saan po ngayon nagsuswarm, ika nga, sa WPS? Nakita natin sila sa pinakamarami ay yung nasa Eskwada or Sabina Shoal. Opo. Totoo bang parang may napansin po kayo dyan na may mga durug-durug ng mga bahura dyan sa Eskwada Shoal at tinitingnan kung ito ba ay unti-unti ng tinatambak ng China or man-made ito or natural lang, Rear Admiral Trinidad? Ito yung binabantayan natin sapagkat a few months back, mayroong report yung ating Philippine Coast Guard na tumataas yung crushed coral sa Sabina or Eskwada Shoal. Mm-hmm. Para matiyak natin na ito ay natural lamang, gawa ng tidal action at hindi siya man-made, ay nag-increase tayo ng ating presensya doon, yung ating patrolya sa karagatan Coast Guard, Philippine Navy, BFAR, at Philippine Air Force. Aha. Yung Philippine Coast Guard naman, para matiyak talaga, ay halos semi-permanent ng kanilang presensya sa Eskwada or Sabina. Okay. So parang record-breaking talaga yung dami ng namatang Chinese ships diyan sa West Philippine Sea. Ano ang ipinapakitang indikasyon nito? Nag-increase sila ng kanilang operational tempo. Ibig sabihin, yung kanilang pag-conduct ng presensya nila. Bagamat sabi ka natin, simulat sa pool, illegal naman talaga ang kanilang presensya dyan. Mm-hmm. Ngayon, nakatuon sila sa may Sabina Shoal kung saan nandun si Teresa Magbanwa. Mm-hmm. Okay. Meron ba tayong proper coordination? Yung pagpasok kanila sa teritoryo ng Pilipinas dahil nga, illegal. Wala bang, hindi ba siya nagpaalam sa atin? Hindi naman talaga nagpapaalam yung mga yan. Hindi tayo pa dapat magpaalam sa kanila. Sus, probida. Aha, sir. Yeah, yung kanilang presensya, simula 1992, namataan na natin mga markers nila. And then, nag-excavate sila, nag-reclaim sila, ginawa nilang base militar, naglagay sila ng mga panggamit ng militar, komunikasyon ng militar, mga sensors, mga radars at ng militar. So, talagang hindi authorized sila dyan, illegal presence. Ang kanilang mga actions ay tinatawag natin coercive and aggressive. At ang kanilang messaging ay deceptive. Bawat coercive at aggressive na action ay may kasunod na deceptive messaging. Pinapakita nila sa buong mundo na sila nasa tama, bagamat hindi naman totoo yun. Okay, so ito yung masasabi nating itong number of Chinese vessel sightings sa Rear Admiral dyan sa WPS is the highest so far for this year. May tuturing ba na seryosong banta ito sa seguridad ng bansa? Ito ay pinakamataas for this year. Aha. Pag sinabi natin banta, hindi naman ito banta sa mainland natin sapagkat hindi naman ito invasion force. Ito naman ay design para makontrol nila ang karagatan ng South China Sea. Aha. So, bagamat hindi siya banta, we are concerned about this, we are monitoring the situation. And yung ating Navy, buong AFP for that matter, nag-increase na tayo ng ating presensya sa karagatan ng EEZ ng buong Pilipinas. Kasunod sa guidance sa ating SND to implement a comprehensive archipelagic defense concept. Opo. Ano pong ibig sabihin po nito pong force projection capability of South China o South Sea Fleet ng China Coast Guard, pati na yung maritime militia dahil po dito sa numero ng Chinese ships na dineploy dyan sa WPS? Ibig sabihin ng it's within the capability of force projection ng South Sea Fleet. Ang South Sea Fleet ay merong roughly
80 to 90 ships and submarines. Ang maritime militia, 250 to 300 sa buong South China Sea. Ang Coast Guard, ang estimate natin is 25 to 30. So hanggat yung numbers na yan na nakikita natin ay within the numbers na kayang i-project ng South Sea Fleet, kasama na kasi doon sa projection, Aljo, yung maintenance, yung repair, yung operation, yung exercise and training. So hindi naman lahat ng 80 or 90 ships at sabag ang pwedeng ilabas mo sa karagatan. At the most, it will be mga kalahati lang. And then, hindi naman yan sa EEZ ng Pilipinas lamang. Yan ay sa kabuuhan ng South China Sea. So minsan, meron din silang overlapping and illegal presence sa Vietnamese waters. Minsan naman sa Malaysian waters. So makikita natin, hanggat within theater lamang ang numbers na ito, masabi natin na hindi pa sila kumukuha ng pwersa mula sa ibang theaters nila, sa East Sea Fleet at sa North Sea Fleet. Mm-hmm. Saan po ito naka-station? Ano po mga bases po nila? Yeah, yung South Sea Fleet nasa Hainan is one of the bases. Nakakalimutan ko lang as of now yung pinaka-main base niya. Pero ang East Sea Fleet naman ang nakatuon, nakaharap sa May Korea and Japan. Ang North Sea Fleet naman sa Northern Waters nila. Ang sa atin naman, ang South Sea Fleet, yun ang hinaharap natin. Oo. Tawag po nito. Ano pong susunod na hakbang po ng Philippine Navy? Kumusta ang ginagawang pagpapatrolyan nyo at pagbabantay sa, ito na po, tinututukan natin, itong teritoryo talaga ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Yes, kung sa near term, Aljo, ano? Opo. Yung sa ngayon, ang ginagawa natin are our regular patrols by sea and by air, kasamang Air Force doon. Yung regular natin na RORE mission sa 9 features natin, isama natin yung ating Northern Islands. In the midterm, nandyan yung ating modernization program, yung Re-Horizon 3 kung tawagin. Aha. So as we continue doing our mandate, performing our mandate of patrols and RORE missions, we also continue to build up the capability of the Navy, the Air Force, and the Army. Kasama dito yung pang-engage ng ating mga allies and partners, like-minded nations. Aha. And in the long term, ang ginagawa natin is to support the national government in projecting our presence sa ating occupied features. Mm-hmm. May ko-consider ba itong normal or abnormal for China? Oo, mag-decide po silang dalhin na ang kanilang units from other theaters of Philippine Liberation Army? Pag umabot ng ganun, ibig sabihin, nag-iba ang kanilang direksyon, ang kanilang thrust, ang kanilang emphasis. So right now, hindi pa naman natin nakikita na may mga gumagalaw. Maaring yung mga barko, nirorotate nila yan, which is normal. Mm-hmm. Yung galing sa isang theater, magpapalitan sila. Pero hanggat ang numbers are within the range of the force projection capability ng South Sea Fleet, ibig sabihin, wala pa silang panibagong direksyon when it comes to the South China Sea. Mm-hmm. Okay, nasa WPS pa rin ba ang biggest fleet ng China? At tanong po, may managtatext dito, bakit po sila nasa WPS? Sila ay nasa WPS sapagkat ang kanilang intensyon dyan ay ikokontrol ang South China Sea at ang South China Sea ay nag-overlap papunta sa WPS. Aha. WPS ay yung karagatan ng South China Sea na hagit ng ating exclusive economic zone. So when they want to control the South China Sea, ang ginagamit nila doon is yung 9-dash line. Na bagamat sinabi naman ng UN ay walang visa ito, yung 9-dash line nila ay nag-overlap with 80% of our EEZ sa WPS. Aha. Kaya naandun sila. Okay. Ligtas pa rin ba ang makapaglaot ang mga mangisda natin doon? Paano po yun? Sila baka kasiguro na sila ligtas? Yes, yung ating Philippine Coast Guard naman at yung ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay nagtitiyak na yung ating mga fishermen, karagatan, ay makapagpalaot na ligtas naman sila. At sinabihan naman sila na pag meron silang mga concerns ay pwede ipaabot sa kaukulang ahensya ng gobyerno. Mm-hmm. Okay. Ilan hong mga barko ang nakadeploy po ng Philippine Navy ngayon dyan sa WPS? Without going into details, Aljo, ano, ang masabi natin dito ay alinsunod sa CADSI, yung ating malalaking barko, ay nakatuon na ngayon ang emphasis natin sa deployment nila
ay sa kabuuhan ng ating EEZ na kasama dito ang Northern Islands and the West Philippine Sea. Okay. Halos lahat ng barkong malaki na ando na nakadeploy, nakatoon. Oo. Yung Teresa Magbanwa, nakaangkla na po ngayon doon sa Escodasol. Yes, nandun siya ngayon sa Escodasol. May support ba ang Coast Guard from Navy doon? Yes, yes. May close coordination naman. Ang Coast Guard, ang BIFAR at ang Philippine Navy under Western Command. Yung Baho de Masinloc, nandun yung ano ba yung barko meron tayo doon sa ng Navy? Sierra Madre, tama ba? Baho de Masinloc ba yun? Sa Ayungin yun. Meron ba tayong barko sa Baho de Masinloc? Wala tayong barko sa Radyo, pero meron tayong patrols doon at may mga air surveillance flights doon. Okay, kasi meron po doong namataan ng isang China Coast Guard, 12 naman na Chinese Maritime Militia vessel. Nakatutok talaga sila doon. Sa Ayungin Shoal, may 8 yata. Tama ho ba? 8 yes, Coast Guard ng China. Mayroong 8 Coast Guard at 2 Maritime Militia. Ito yung binabantay natin eh. Pag-asa Island. Pag-asa merong isa at may 49. Uy, kadami. Maritime Militia. Ano pong pantapat natin po doon sa Pag-asa, sir? Yes, sa Pag-asa, ito yung ating main island. Oo. Meron tayong troops of the Navy, Air Force, Army, may Coast Guard, may PNT rin doon. Gaano po kalayo from Pag-asa Islands sa mga barkong ito ng China? Kung ang Pag-asa is close to Subic Reef. Subic Reef is within the territorial sea of Pag-asa. At dito sa Subic Reef, meron siyang enclosed marina na kung saan nandun yung mga maritime militia. So makalapit lang yan. So makikita mo kung nasa Pag-asa Island ka, itong mga barkong ito ng China? Matatanaw mo sa horizon ang mga features ng Subic Reef. Okay. Kung may mga aircraft ang pupunta sa Pag-asa, makikita mo yung mga barko na yan. Grabe, ano? Licas Island, meron din yata. Oh, Licas Island, ito ba'y sakop na Pilipinas ito? Tama ho ba? Ito ay labas sa ating EEZ, okay. Pero ito ay atin. Atin din. Meron din high tide feature, so it generates a territorial sea. Meron din doon, Chinese Maritime Militia. Militia yung Lawak Marikita. Island, asan ho itong Lawak Island? Ito ay nasa northern part ng Pag-asa. Sakop. Kung makita natin yung mapa natin, yung Lawak, Panata, Licas, nasa northern part ng Pag-asa yan. Within EEZ na Pilipinas? Hindi siya within EEZ. I will give the exact features natin na labas ang ating EEZ. Pero? But since high tide elevation yan, atin. And it is ours, meron siyang territorial sea, 12 nautical mile limit lamang. Meron silang 200 nautical mile. May 4 yatang Chinese Maritime Militia vessel na kabantay doon. Panata Island, merong isang barko ng China, Rizal Reef, one research vessel. Uy, anong ginagawa po doon? Tama ho ba? Rizal Reef. Ano pong, bakit ho nandun yung, ano to, Chinese research vessel? Ano pong monitoring nyo doon, Rear Admiral Trinidad? Yes, yung Chinese research vessel, namamataan natin yan sa buong EEZ natin. Okay. Sometimes nasa BDM area, sometimes nasa West Philippines, at yung mga features. So we also keep track of them. Illegal itong ginagawa ng China. Research vessel na ito. Yung in the first place, yung kanilang presensya ay illegal na. Pa lang. Opo. Whether research vessel, maritime militia, Coast Guard, o PLA Navy. Mm-hmm. Wala kayo nakita po doon. Baka may tinambakan na po yan. Yung Rizal Reef. Tinambakan hindi na naman, ng mga ng buhangin. Wala. Okay. Wala naman. Sapagkat meron tayong kasundaluhan doon. Oh, okay. May mga troops naman tayo sa Rizal Reef Detachment. Oh, Escodasol. Ito na nga. Nandyan ang ating malaking barko ito na Teresa Magbanwa. Hindi naman po hinaharas po doon sa inyong monitoring? Wala pa tayong report so okay. Far. Ang pinaka-last was yung mayroong ramming incident. Okay. May 8 doon na China Coast Guard. 5 ang lalaki nito. Yeah, Navy na. Okay. Malalaki po ito, mga barko ng Navy? Nakapaligid sa Escodasol? Yes, malalaki yung mga Navy ships nila. Pati yung Coast Guard nila na dating Navy. At pininturahan naman ng puti. Grabe, no? Tapos isa lang yung barko natin. Tapos isa from Philippine Navy. Sir, hindi po tayo dito susuko. Magkaisa yes, tayo. Yun naman ay mandato natin. Yes, sir. Yun ay guidance sa ating national leadership. Oo. Iroquois Reef. Malayo ba ito sa Escodasol? Meron doon Navy din ng China. 58 yeah, Chinese Maritime Militia. Yes, ang tawag naman ito ay Rizal Reef. Meron 58 na Maritime Militia doon. Okay. At isang PLA Navy. Okay.
So, ano pong pinakahuling order po sa inyo ng pamuno ng AFP tungkol sa ating pagbabantay sa West Philippine Sea, Rear Admiral Trinidad? Yeah. Yung ating troops naman sa kabuuan ng West Philippine Sea to include the Northern Islands, ang guidance sa atin ng ating Chief of Staff is we will continue performing our mandate. We will not be deterred kung ano man ang ginagawa sa atin. All our actions will be within the rules of engagements and supportive of international law. Okay, marami. Yung ating moral ng ating kasundaluhan naman ay mataas sapagkat alam natin ang suporta ng top leadership ng AFP, ng DND at ng gobyerno. Alright. Sige po. Kami po ay nasa inyong likod. Opo. Sumusuporta kami sa inyo po dyan sa Philippine Navy. Ganun din sa Philippine Coast Guard. Maraming salamat, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea. Yes, maraming salamat Aljo at sa mga sumusubaybay sa programa mo. Straight to the point. Keep tuning in. God bless us all. Thank you.